Mula pa noong bata siya, iisang babae na ang pinangarap niyang makasama at pakasalan. Yun ay walang iba kundi ang best friend ng kuya niya na si Mitch Francisco. Aaminin niya, noong unang makita ito, tumigil ang mundo niya, nagalak ang puso niya. Kaya naman nagsusumikap talaga siya upang magawang makuha ang atensyon ng dalaga. Lahat ng paboritong sports ni Mitch, inaral niya. Lahat ng trip nito, sinabayan niya. Kahit na 8 taon ang age gap nila, hindi yun naging hadlang para sa binata. Marahang napahinga si Hans matapos huminto sa tapat ng bahay ni Mitch kung saan hinatid siya ng kuya niya. Pansamantala kasi na sa bahay siya ng dalaga lilipat, lalo na't wala ang mga magulang nila at kinailangang umuwi ng Palawan. At dahil sa hindi siya makakasama, lalo na't nag-aaral pa siya, hindi naman siya magawang iwan ng mga magulang niya sa Kuya Hiro niya dahil palagi itong lumalabas para mag-inom. "Halika na," aya pa ni Hiro sa kapatid na nakatayo lang. "Sigurado ka bang iiwan mo ko dito?" usisapan niya sa kapatid. "Ayaw kong ipagkatiwala sa akin ni Mama at Papa. Isa pa, hindi kita mababantayan. Ayaw ko rin naman na palaging cup noodles o fast food ang kakainin mo dahil hindi ako marunong magluto. Mas makakabuti kung dito ka muna kay Mitch. Dahil bukod sa magkasundo kayo, masarap pa siya magluto." Pang-iingganyo nito. "Gagala ka lang naman eh," ingos niya bago ito tinalikuran at tuluyang lumapit sa may pinto. Nakailang katok muna sila bago bumukas ang pinto at tumambad sa paningin nila ang dalaga na may toothbrush pa sa bibig. "Feel at home, tatapusin ko lang to," wika pa ni Mitch bago sila muling tinalikuran. Samantalang marahang iginala ni Hans ang paningin sa paligid. Napatiimbagang pa siya nang mapansin ang makalat na bahay. "Nakalimutan kong sabihin sa'yo na makalat pala siya sa bahay niya." Paliwanag ng kuya niya na bahagya siyang tinapik sa balikat. Alam na alam kasi nito na ayaw niya ng makalat. Sa halip na sagutin ang sinabi ng kapatid, minabuti niya ang maupo na lang sa sofa. Matamang pinagmasdan ang paligid. "Iiwan na muna kita dito. Matatagalan bago lumabas si Mitch sa banyo dahil maliligo pa yon. Gustuhin ko mang samahan ka. Hindi ko naman maiwan ang trabaho ko. Tatawagan kita mamaya pag may pagkakataon." Bilin pa nito sa kapatid na marahang napatango. "Huwag kang makulit sa kanya, lalo na't marami kaming kasong hinahawakan ngayon. As a prosecutor, hindi madali ang humawak ng kaso." Bilin pa nito sa binata. "Naiintindihan ko yun. Umalis ka na nga. Baka hanapin ka na ng mga kasamahan mo." Ingus niya sa kapatid na natawa sa huli. Pagkuway ginulo ang buhok niya. "Pag naging prosecutor ka na, saka mo maiintindihan ang sitwasyon namin ni Mitch. Sa ngayon, mag-aral ka munang mabuti." Sagot pa nito bagong nginitian ang kapatid. "Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko para higitan kayong dalawa. Balang araw, mas magiging magaling akong prosecutor." Pagmamalaki niya sa kapatid na ngumiti. "Hihintayin ko ang araw na yon. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Huwag mo akong bibiguin." Wika pa ni Hiro sa kapatid na marahang tumango. Napangiti si Hans sa sinabing yon ng kapatid. Kahit na madalas hindi siya nito magawang samahan o ipagkatiwala siya ng mga magulang nila sa nakakatandang kapatid, napaka-supportive naman ito at sobrang magkasundo sila. Wala pa siyang maalala na nagkaroon sila ng pagtatalo o tampuhan. Mapagbigay ang kapatid at palaging iniisip ang kasiyahan niya.
Matapos umalis ang kuya niya, minabuti ni Hans na maglinis sa sala habang naliligo pa ang dalaga. Halos mga kalahating oras niya ring ginawa yun hanggang sa lumabas si Mitch na noon ay nagkukuskus ng buhok gamit ang isang tuwalya. Halatang nagulat pa ito nang mapansin ang maayos at malinis na paligid. Pagkuway, mataman siyang pinagmasdan nang nginitian lang niya. Teka, bahay ko ba to? Di makapaniwalang sambit nito na muling pinagmasdan ang malinis na sala. Naka-organize lahat ng gamit niya. Nakangiting tumango sa kanya si Hans. Naisip ko na maglinis habang naliligo ka pa. At saka, napansin ko din na madumi na tong bahay mo. Walang alinlangan na wika niya sa dalaga na napalabi sa sinabi niya. Dahil dyan, mula sa araw na to, ikaw na ang tagalinis ng bahay ko. Ngisi ni Mitch bago tinalikuran ang binatilyo. Ano? Ang di makapaniwalang sambit niya. Sukat ba namang ipasa sa kanya ang gawaing bahay? Nagmagandang loob lang naman siya na linisan ang sala. Dahil sa hindi niya matagalan ang mga nagkalat na gamit dito. Samantalang napakuyom naman ng kamao si Brianna nang makita ang larawan ng magkapatid na patungo sa apartment ni Mitch. May mga tauhan kasi siyang inutusan na bantayan ang binatang lihim na iniibig. Naging obsession niya si Hans dahilan kung bakit kinailangan niyang mag-utos ng tauhan upang sundan ito at subaybayan kung ano ang mga ginagawa. Matagal na siyang may pagtingin sa binatilyo, ngunit hindi siya nito magawang pansinin dahil kay Mitch, ang nag-iisang babaeng kaagaw niya sa puso ni Hans. Bagay na hindi niya maintindihan, samantalang mas maganda siya, mas bata sa babae. Bukod pa doon, nasa sa kanya na ang lahat, karangyaan, kayamanan at magandang buhay. Miss Bree, nagawa na po namin ang inuutos mo. Pagbibigay alam ng butler niya. Inutusan niya kasi ang mga ito na bilhin ang apartment ni Mitch. Nang sa ganon, magawa niyang makasama ang binata ng madalas. Mabuti kung ganon, kailangan ko nang lumipat doon. Ayokong magkasama sila sa iisang bubong. Wika pa niya bago tumayo. Pero Miss Bree, masyado pong malaking pera ang ginastos nyo para lang mabili ang apartment kung nasaan nakatira si Miss Francisco. Alanganing wika pa nito sa dalaga. Barya lang yun sa pamilya namin kung sa ibang bagay nga gumagastos ng million or billion ang parents ko. Tapos ako hindi pwede? Sagot pa niya. Anyway, hindi naman yan ang isyo ngayon. Kailangan kong makalipat sa bahay na yon asap. Wika pa niya. Miss Bree, gusto ko lang po ipaalala sa inyo. Oras na lumipat kayo sa apartment ni Miss Francisco, hindi kayo pwedeng mamuhay gaya ng nakasanayan nyo. Walang maid na maghahanda ng almusal, damit at bathtub nyo. Paliwanag ng butler. Naiintindihan ko naman yun, Uncle John. Huwag kayo mag-alala. Sisikapin kong mabuhay ng hindi umaasa sa maids. Pangako pa niya. Para sa lalaking mahal at pangarap ko. Dugtong niya na bahagyang nalungkot. Para sa pag-ibig, nakahanda siyang gawin ang lahat. Kung ang paglipat niya ang magiging daan upang mapalapit kay Hans, then why not? Pagkakataon niya na yon. Hahayaan pa ba niyang lumipas? Handa siyang sundan ito kahit saan, kahit sa dulo pa ng mundo. Samantalang, tanging pagbuntong hininga na lamang ang nagawa ng butler. Pagkuway, tinanguhan ang dalaga bilang pag-ayon. Habang abala si Mitch sa pagpapatuyo ng buhok sa harapan ng salamin, napansin niyang bumukas ang pinto at pumasok ang kapatid ni Hiro. May dala pa itong laptop.
Anong kailangan mo? Usisa niya sa binatilyo na napakaseryoso ng muka habang nakatingin sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo. Mababang sagot nito. About? Taas kilay niyang tanong sa binatilyo na nagpout. Tungkol sa practical research at saka maitatanong din ako. Pag-amin nito sa mababang tinig. Sige, bago kita tulungan, sabihin mo muna yung itatanong mo. Kondisyon niya kay Hans. Gusto ko lang itanong kung saan ako matutulog. Pagsisinungaling niya, bagamat hindi yun ang nais niyang itanong sa dalaga. Mamili ka na lang sa dalawang bakanteng kwarto dito. Ikaw na rin ang bahalang maglinis. Sagot pa niya bago kinuha ang hawak na laptop ng binatilyo. Mitch, ano kasi? Just call me Ate Mitch, okay? At isa pa, hindi ko gusto na tinatawag mo lang ako Mitch. I'm older than you. Ingus niya sa binatilyo. Kaka-17 mo pa lang, 'di ba? Samantalang ako 25 na. Ingus niya sa binatilyo. Hindi ka naman mukhang matanda tingnan. Sagot niya sa dalaga. Iniinis mo ba ako? Yamot niyang tanong sa binatilyo. Ngunit agad din siyang natigilan nang makitang mag-pop up ang email ng isa sa mga classmate ni Hans. Oh, may babaeng nagugustuhan ka na? Takang usisa niya matapos aksidenteng mabasa yon. Ha? Gulat niyang sambit bago mabilis na kinuha ang laptop sa dalaga na napangisi sa huli. May tinatago ka na sa akin, ha? Sabihin mo, sinong babae ang gusto mo? Mas maganda pa siya kaysa sa akin? Nakangisi niyang tanong. Alam kasi niyang siya ang ideal girl ni Hans mula pa noong maliit ito. Mas maganda naman siya sa'yo. Pagsisinungaling niya, bagamat lihim na pinamumulahan ng pisngi. Tsih! Ingus pa niya. Nga pala, mag-order ka na lang ng food natin. Tinatamad akong magluto ngayon. Gusto ko burger at saka fries. Hiling pa niya sa binatilyo. Teka, hindi ako pwede sa... Saglit siyang natigilan nang tumunog ang doorbell. Pagkuway, nagtatakang tumingin siya sa dalaga. May bisita ka? Usisa pa niya na marahang ikinailing nito. Lumabas ka na at buksan mo. Susunod ako sa'yo. Utos pa niya sa binatilyo na sumimangot. Pagkalabas ni Hans, minabuti niyang ayusin ang sarili bago lumabas. Nagulat pa siya nang maabutang nakatayo ang dalawang lalaki sa tapat ng sofa. Nagsusukatan ang mga ito ng tingin na tila ba galit sa isa't isa. Anong problema niyo? Usisa niya bago naupo sa sofa. May dala akong pagkain for you. Alam ko kasi na tatamarin kang magluto at magpapadeliver ka na naman ng fast food. Wika ng lalaki matapos ilapag ang dala niyang paper bag na naglalaman ng mga pagkain. Ako pa mismo ang personal na namalengke at nagluto ng mga yan. Pinili ko ang mga sariwa para sa health mo. Paliwanag ng lalaki. Kaya ko rin kayang gawin ang ginawa mo. Kunwari ka pang ikaw ang bumili, e mukhang inutos mo lang yan eh. Pasarinig ni Han sa lalaki. Samantalang, mabilis na tumayo si Mitch. Pagkuway, binatukan ang binatilyo dahil sa pagiging arugante nito sa panauhin niya. Humingi ka ng sorry sa kanya. Utas pa niya kay Hans nang tignan siya ng mga ito na tila di makapaniwala. Ayoko. Pagmamatigas pa ng binatilyo. Pagpasensyahan mo na siya, Louie. May pagkabarat kasi ang batang yan. Anyway, kapatid siya ni Hiro. Paliwanag ni Mitch, sabay irap sa binatilyo na akmang magsasalita pa sana. Ayos, mababagok ang ulo ko sa'yo. Ingos ni Hans. Pagkuway, tumingin sa lalaki na natawa. Hey, kung tapos ka na, makakaalis ka na. Ayos, ingos ni Mitch bago muling binatukan ang binatilyo.
Pasensya ka na, Louie. Medyo pasaway kasi talaga ang batang to. Muli ay hinging paumanhin niya sa binata. Okay lang, nakakatawa nga kayong panoorin. Lalo na't overprotective sa'yo si Mr. Watanabe. Sagot naman ni Louie nang nakangiti. Para siyang little brother mo kung umasta o kaya boyfriend. Biro pa nito. Ganyan talaga siya kasi nga nasanay na siyang palaging nasa kanya ang atensyon ko. He treats me like I'm the older sister of him. Paliwanag ni Mitch. I see. Napapatangong wika ni Louie sa dalaga. Pagkuway, pinakatitigan ang binatilyong nakasimangot. Anyway, pupunta lang ako ng kusina at sabay-sabay na tayong kumain. Gutom na rin kasi ako. Paalam niya sa dalawang lalaki. Pagkuway, mabilis na tumungo sa kusina. Dala ang pagkaing binili ni Louie. Lalo na't ramdam na niya ang gutom. Pagkatalikod ni Mitch, nakasimangot na hinarap ni Hans ang lalaki na nakangisi sa kanya. You like her, don't you? Wika pa ng lalaki na nakangiti. Ano naman ngayon? Ingos niya. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pantasya mo. Hindi ka papatulan ni Mitch. Lalo na't ang turing niya sa'yo ay parang nakakabatang kapatid. Kaya malabong tignan ka niya nang higit pa doon. Wika ni Louie bago marahang tinapik ang balikat ng binatilyo. Ikaw ba umaasa na magugustuhan niya? Balik tanong niya sa lalaki na natigilan. Kunot noong napatitig ito sa kanya. Ano naman ngayon sa'yo? Sa ating dalawa, mas malaki ang tsansa na ako ang piliin ni Mitch. Pagmamalaki pa nitong sagot. Hanggat wala siyang sinasabi, huwag kang papakatiyak na ikaw ang pipiliin niya. Hanggat hindi mo siya pagmamayari, wala kang karapatan na pagbawalan ako. Matatag na wika niya. Hanga din ako sa katapangan mo. Ngisi pa ni Louie bago tumingin sa may pinto ng kusina kung saan lumabas si Mitch. Halina kayo at kakain na tayo. Aya pa niya sa dalawang lalaki na ngumiti lang sa kanya. Halika na, buddy. Pabirong wika ni Louie sa binatilyo. Pagkuway, inakbayan ito. Di ka mananalo sa akin kahit gano'ng pakatatagi ang loob mo. Pabulong pang wika nito kay Hans. Hindi ako nagpapatalo kahit kanino. Sagot niya bago inalis ang kamay nito na siyang ikinatawa ng lalaki sa huli. Sa halip na pansinin ang pang-iinis nito, minabuti na lamang niya na talikuran ang binata. Paupo na sana siya sa mesa nang makarinig ng pag-doorbell mula sa labas ng bahay. May bisita kayo? Takang usisa ni Louie sa mga ito. Wala naman, sagot ni Mitch. Hans, ikaw na ang magbukas. Utos pa niya sa binatilyo na marahang napatango. Nakasimangot na tumayo si Hans bago tumungo sa pinto at pinagbuksan ang sinumang nag-doorbell. Nagulat pa siya nang makilala kung sino ang nag-doorbell. Ito was Bree, ang sikat na bully sa school nila. At bukod pa doon, napakabrat nito. Samantalang, ilang beses nang napakurap si Bree dahil sa ginawang pagtitig sa kanya ni Hans. Hindi siya makapaniwalang nagawa siya nitong titigan ng ganoon. Samantalang dati, dinadaan-daanan lang siya nito na tila ba hindi siya nag-i-exist sa campus school nila. Ano yun? Takang usisa niya sa binatilyo na noon lang natauhan. Anong ginagawa mo dito? Usisa nito na may pagtataka. At saka, bakit may dala kang gamit? Usisa pa niya. Hindi na ba ako pwedeng pumunta sa pamamahay ko? Ingos niya, bagamat lihim na natutuwa na nagagawa siya nitong kausapin. Ano bang sinasabi mo? Pamamahay mo to? Teka, baka mali ka ng... Ano to, Hans? Nagdala ka ng girlfriend mo dito without my consent? Ang di makapaniwalang singit ni Mitch mula sa may pinto ng kusina.
Ano bang sinasabi mo? Classmate ko siya. At ang sabi niya, siya ang may-ari ng bahay. Ingos ng binata habang nakatingin sa dalaga. Ano? Gulat na sambit ni Mitch. Pagkuway, tinitigan ang dalagita na nakakibit balikat lang. Why don't you ask him? Ingos ni Bree bago tinalikuran ang mga ito. Bree, saan ka pupunta? Kwarto ko kaya yan? Sigaw ni Hans bago sinundan ang dalagita. Sa kabilang kwarto ka matulog, next to mine. Sagot pa niya bago sinulyapan ang kwarto na ginagamit ni Mitch. Teka, bago pa kayo mag-agawan ng kwarto na yan, bakit di sinabi sa akin ni Uncle Tom na binenta niya na tong apartment na ginagamit ko? O sisa niya sa dalagita. Actually, sinabi ko sa kanya na hindi naman big deal sa akin kung dito ka titira o may kasama ko sa bahay. Katuwiran ng dalagita bago muling tumingin kay Hans. Teka lang, parang may naaamoy akong hindi maganda. Kaya ba siya nandito dahil kay Hans? Naisaloob ni Mitch habang nakatitig sa dalagita na ngumiti. Hays, alam mo, ikaw mas mabuti pang umuwi ka na lang sa inyo. At isa pa, walang may mag-aasikaso sa'yo dito. Ingos ni Hans. Alam niya kasing buhay prinsesa ang dalagita. Bukod pa doon, madaming bodyguards ito sa tuwing papasok. Alam niyo, mamaya niyo na yung pag-usapan. Kumain tayo. Aya ni Louis sa mga ito nang nakangiti. Pagkuway, lihim na sumulyap sa dalagita na marahang tinanguhan ito. Si Louis ang isa sa mga tapat na tauhan ng kanyang ama. Pero madalas ito ang inuutusan niyang sundan si Hans. At isa pa, inutusan niya rin itong ilayo ang binatilyo kay Mitch. Dahil para kay Bree, hindi mahalaga ang pera o dami ng nagastos niya para kay Hans. Dahil walang katumbas na ligaya ang hatid nun sa kanya kapag napapansin ng lalaking iniibig. Lahat gagawin niya upang makuha ang atensyon ng binatilyo. Mabuti pa nga, at isa pa, nagugutom na rin ako. Aya ni Mitch bago napangisi nang mapansin ang lihim na pagngiti ni Bree. Nice, ipapasok ko lang tong mga gamit mo sa kwarto. Wika pa ni Hans sa dalagita na marahang tumango. Pagkatalikod ng dalawang lalaki, agad namang hinanap ni Mitch ang dalagita na sinundan ng tingin ang binatilyo. May gusto ka kay Hans, di ba? Usisa niya sa dalagita na natigilan. So, taas kilay niyang tugon bago ito tinalikuran. So may gusto ka nga sa kanya, wika pa nito na mabilis palang nasundan ang dalagita. Bakit? Hindi ko ba siya pwedeng gustuhin dahil lang sa ikaw ang gusto niya? Usisa naman ni Bree na siyang ikinatigil ng dalaga. Masusi niya itong pinagmasdan. Pakiramdam niya may hindi tama kay Mitch. May tinatago kaya ito? Bagay na nagpa-alarma sa kanya. Miss Bree, ang totoo, wala naman akong gusto kay Hans. Ayaw ko lang siya na masaktan o dumating yung araw na lumalim ang nararamdaman niya sa akin kasi hindi ko siya kayang mahalin. At isa pa, may iba kong gusto. Nagmamahalan kaming dalawa. Kaya lang, di namin pwedeng ipaalam ang relasyon namin dahil may taong masasaktan. Pag-amin ni Mitch bago malungkot na ngumiti. Dahil sa sinabing iyon ni Mitch, nagliwanag ang mga mata niya. Kung ganun, hindi niya ito kaagaw sa binatilyo. Halika na para kumain. Aya ng dalaga sa dalagita na marahang tumango bilang pag-ayon. Matapos itong tanguhan, mabilis siyang sumunod sa dalaga. Kinabukasan, maagang nagising si Mitch dahil sa ingay na naririnig niya mula sa labas ng kwarto niya. Pahitamad na tumayo siya at pinuntahan ang pinagmumulan ng ingay. Ano ba? Ako nasabi ang mauunang maligo? Dinig pa niyang wika ni Bree sa binatilyo.
No way. Last night ikaw ang naunang naligo. Pero inabot kami ng hating gabi kakahintay sa'yo. Sagot ni Han sa dalagita. Mariing napahilot sa sentido si Mitch dahil sa pagtatalo ng dalawa. Hanggang ngayon, di pa rin magkasundo ang mga ito. Kahit sa pagkain nagtatalo. Tama na nga yan. Ako ang unang maliligo. Bahala na kayo kung sino ang susunod. Ngisi pa niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa restroom, naunahan na sila ni Bri. Pasensya na pero, kayo ang mag-decide kung sino ang susunod na maliligo pagkatapos ko. Ngisi pa ng dalagita bago tuluyang pumasok sa loob. Inis na napatingin siya kay Hans nang dahil dito, nagkaroon pa siya ng problema sa sharing ng banyo at bahay. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Hindi ko rin naman gusto na siya ang maunang maligo. Tsaka narito siya. Nakakairita kaya palagi siyang nasa paligid. Ingos ni Hans bago padabog na tinalikuran ang dalaga. Marahan siyang napahugot ng hininga dahil sa inasal ng dalawang brat na teenager. Habang hinihintay na matapos si Bri sa paliligo, minabuti niyang manood muna. Nakahiga lang siya ng mga sandaling yun hanggang sa dalawin siya ng antok. Nagising na lang siya nang maramdamang may tumapek sa balikat niya. Pagmulat niya ng mga mata, si Bri ang namulatan niya. Ikaw na ang susunod after ni Hans. Pagbibigay alam pa nito sa dalaga. Muntik na siyang mapatampal sa noo dahil sa sinabi nito. Agad niyang sinipat ang orasang nakasabit sa dingding. Halos isa't kalahating oras na pala siyang nakatulog. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Ang di makapaniwalang tanong niya sa dalagita. Ngayon lang ako lumabas sa kwarto, ang sabi ni Hans. Hayaan ka na lang munang matulog. Sagot nito. Hais, yamot niyang sambit. Tapos na ako. Pagbibigay alam ni Hans habang kinukuskos ang basang buhok gamit ang isang tuwalya. Makinig kayong dalawa sa akin. Mula ngayon, kapag quarter to six na, bawal kayong gumamit ng banyo. Inis niyang bilin sa dalawa. Paano kung ayaw ko? Brat na tugon ni Bri sa dalaga. Hays, nagkakagulo tayo dahil masikip at maliit na banyong yan. I have a good idea. Magpapagawa na lang ako ng dalawa pa para hindi na tayo nag-aagawan. Sabagay, mapera ka naman. Kaya ikaw ang bahala sa gastusin. Tugon ni Mitch. Barya lang to sa pamilya mo. No, ang perang gagamitin ko dyan ay ang hati niyong dalawa. And the rest, ako nang bahala. Nakangiting sagot pa ng dalagita. Tuso din pala ang brat na to. Naisaloob ni Hans habang nakatingin sa dalagita. Hindi ko alam na magaling ka sa business ethics. Tunay ngang may pinagmanahan ka. Puna ni Mitch. Well, hindi ko maikakailayan. Lumaki ako sa mundo na puro negosyante ang mga taong nakapaligid sa akin. Proud pa niyang tugon na siyang ikinailing ni Hans. Kung ganon, bakit ka nagtitiis sa ganitong lugar? Hindi ka nababagay sa lugar naming mahihirap. Kontra ni Hans, ngunit agad siyang binatukan ni Mitch. Huwag mo na lang siyang intindihin. Minsan talaga, mas masungit siya kaysa sa kuya niya. Wika pa ni Mitch at muling binatukan ang binatilyo. Balak mo bang maalog ang utak ko? Ingos ni Hans bago tumingin kay Bri. Hindi ko yata gusto ang closeness nilang dalawa. Naisaloob ni Bri bagamat nagpakita pa rin ng peking ngiti sa mga ito. Samantalang napangiti naman si Mitch nang makita ang pagsusungit ng binatilyo. Sa paglipas ng panahon, labis na ikinatuwa ni Bri ang paglipat niya sa tahanan ni Mitch. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataon na mapalapit sa binata. Noong una, hindi naging maganda ang samahan nila. Palagi siya nitong inaaway nang walang dahilan. Pero kalaunan,
nakasanayan na lang nila ang ganung tema na parabang hindi kumpleto ang araw nila kapag hindi nagbabangayan. Gaya na lang ngayon, nasa kusina sila habang nagluluto si Mitch. Patuloy naman na nag-aasaran ang dalawa na tila hindi ramdam ang existence ng dalaga. Ayusin mo kaya muna yung homework mo. At saka, madami ka pang thesis. Ingos ni Bree sa binata na ngumuso sa huli. Pag natapos ko to, ipagluluto mo ba ako? Tanong pa ni Hans sa dalaga. Ano kita boyfriend para gawin yun? Ingos niyang tugon sa binata. Bagamat lihim na nakaramdam ng kaligayahan dahil sa sinabi nito. At saka, bakit ko gagawin yun? Kasi bibigyan kita ng pabor kapag pinagluto mo ko. Suhestyon ng binata sa dalaga na nagkaroon ng ideya. Any favor? Paniniyak niya sa binata na marahang napatango bilang tugon. Kahit ano, tugon niya na nagkibit balikat na lamang bagamat kinakabahan sa nakikitang pagngiti ng dalaga. Samantalang napapailing naman si Mitch na nakatingin sa dalawa na nagkukulitan. Okay, fine. Ipagluluto kita ng lunch. Pero kailangan mo munang tapusin yung homework mo at ilang school activities. Tugon pa niya kay Hans na masayang tumango sa kanya. Alam niyo, mas mabuti pang kumain na tayo. Nakangiting aya ni Mitch sa mga ito. Ihahanda ko lang tong pagkain natin mga kiddos. Pabiru niyang wika sa dalaga na sabay sumimangot sa sinabi niya na siya namang ikinatawa ni Mitch. Anyway, may kukunin lang ako sa kwarto. Paalam ni Hans bago patakbong tinalikuran ang dalawang babae. Pagkaalis ni Hans, sakto namang tumunog ang phone ni Bree. Kaya saglit siyang nagpaalam sa dalaga. Ang mami niya ang tumawag. Inaalam lang nito ang sitwasyon. Saglit lang din ang pag-uusap nila dahil nagpaalam na itong may gagawin. Napapailing na lang na bumalik siya sa kusina kung saan inabutan niya si Mitch na masayang nakikipag-usap sa phone. Huwag ka mag-alalahan. Maayos naman ang kalagay ng kapatid mo dito. Hindi na nga siya nagpapasaway mula nang dumating si Bri dito sa bahay. At isa pa, hindi na ako gaano ang kinukulit niya. Tugon nito mula sa kabilang linya. Dahilan upang matigil ang dalaga. Takang napatitig lang siya kay Mitch. Kung ganun, ang sinasabi ng dalaga na taong gusto nito ay walang iba kundi si Hiro, ang mismong kapatid ni Hans. Gusto niyang matuwa sa narinig, ngunit tila may mabigat na bagay ang nakadagan sa dibdib niya ng mga sandaling yun. Bakit siya yung mas nasasaktan para kay Hans? Tahimik lang siya habang nakatingin kay Mitch. Nang matapos ito sa pakikipag-usap, ay sakalang din siya napansin ng dalaga. Mukhang nagulat pa ito. Kanina ka pa ba dyan? Usisa nito na may pagtataka sa dalagang nakatingin sa cellphone nito na tila ba may binabasang mensahe. Yeah, and I heard everything. Pag-amin niya. Siguro, isa yun sa mga katangian niya ang hindi kayang magtago ng katotohanan maliban na lamang sa nararamdaman niya para kay Hans. Gano'n nakatagal ang relasyon yung dalawa? Usisa niya sa babae na nakaawang lang ang labi. Sinong may karelasyon? Singit ni Hans habang may dalang laptop. Tumingin sa kanya si Mitch na tila nakikiusap na huwag sasabihin kay Hans ang tungkol sa natuklasan niya. May kausap ako sa phone. Pagsisinungaling niya. Buti na lang nakaangat ang phone niya dahil sa text message na pinadala sa kanya ng ina. At sino yun? Takang usisa pa nito. My friend,
pagdadahilan niya bago tinalikuran ang mga ito. Pagkalabas niya ng kitchen, noon lang siya nakahinga ng maluwag. Paano kung malaman ni Hans na pinagtakpan niya si Mitch? Ayaw niyang dumating ang araw na kamuhian siya ng binata. Yabri, saan ka pupunta? Kakain na tayo. Habol ni Hans, muli itong tumingin sa phone na hawak niya. Sa nakikita niya ngayon sa binata, para itong nobyo na nagsiselos. Napahigpit ang hawak niya sa phone nang mapansin ang pagliit ng mga mata nito dahil sa galit. Guys, kumain na tayo. Kailangan pa nating pumasok sa school. Napangiti siya sa pagdadahilan na yon ni Hans. Linggo ngayon, kaya wala tayong pasok. Pagbibigay alam niya sa binata na napakamot sa batok. Sumunod ka na lang sa kusina. Muli ay pagsusungit ni Hans. Dahilan para mapangiti ng husto ang dalaga. Tahimik na sumunod siya dito kung saan inabutan nila si Mitch na nakaupo sa mesa at tila hinihintay ang pagdating nilang dalawa. 4 na taon ang nakalipas, napangiti si Hans nang makita si Mitch. Kasama nito ang kuya at mga magulang niya. Ngayong araw kasi ang graduation niya. Congratulations! Panabay na bati ng mga ito nang tuluyang makalapit siya sa mga ito. Finally, wala ka nang iisipin na thesis at hindi mo na kami kukulitin ng kuya mo para sa practical research mo. Pabirong wika ni Mitch, bagamat nakangiti sa binata. Bahagya pa niyang ginulo ang buhok nito. Kaya hindi na ako bata, ingos niya sa dalaga na natawa na lang. Sinusungitan mo na ako ngayon. Kunwaring nagtatampo niyang sabi at nagpout na siyang ikinalakas ng tawa ng mga naroon. By the way, ngayong tapos ka na sa pag-aaral, bukas ang kumpanya namin para sa'yo. Maging ang team namin, singit ni Hiro nang nakangiti. Magka-team lang kayo ni Mitch, diba? Usisa niya sa dalawa na kapwa na patango sa tanong niya. Magkaiba na kami ng team department, sagot ni Hiro na nakangiti sa kapatid. Anyway, nasan si Bri? Hindi ko yata siya napansin. Usisa niya sa binata na may pagtataka. I'm just here, singit ni Bri, bagamat nakangiti at nasa likod nito ang mga magulang. Hello po, magalang na bati ni Hans sa mga magulang ng dalaga. Congratulations Hans, bati ni Mrs. Yang sa binata nang nakangiti. Ilang beses na niya itong nakita at madalas ito ang bukang bibig ng anak niya. Lihim siyang napatingin kay Bri na noon ay nilapitan ng isang lalaki. Forma pa lang nito, mukhang kabilang sa mayamang pamilya. May inabot pa itong box sa dalaga na siyang ikinataas ng kilay niya. Hello po, tita, tito. Masayang bati ng lalaki bago bahagyang yumukod sa mga ito bilang paggalang. Natutuwa akong makita ka, Aaron. Masayang tugon ni Mr. Yang sa binata at bahagya pa nitong tinapik ang balikat ng lalaki na tila ba kinagigiliwan. Hays, ganito pala si Mr. Yang kapag gusto niya ang isang tao. Sa akin lang naman siya cold. Naisaloob pa ni Hans habang tinititigan ang dalawang lalaki sa harapan niya. Kakagraduate mo pa lang, parang gusto mo nang magbakasyon agad sa kulungan. Pabirong bulong ni Hiro sa kapatid nang mapansin ang talim ng tingin nito sa dalawang lalaki. Ano bang sinasabi mo? Ingus niya sa kapatid bago lumapit kay Mitch at humawak sa braso nito. Diba nangako ka sa akin na ililibre mo ako after graduation? Wika pa niya. Nangako din kaya siya sa akin, ingus ni Bri bago hinila palayo sa binata ang dalagang pigil ang sarili na mapangiti.
hindi maitago ng mga ito ang selos sa isa't isa. Huwag na nga kayong mag-away na dalawa. Nakakahiya sa mga magulang nyo. Baka isipin nila, inaagawan ko sila ng spot. Biro niya, bago inalis ang kamay ni Bri na nakahawak sa braso niya. Pagguway, masayang lumapit kay Hiro na tahimik lang habang nakatingin sa kanilang tatlo. May lakad sila, Ma'am at Dad, kaya pwede akong sumama sa inyo. Paliwanag ni Bri bago tumingin kay Hans. Oh, I'll go with you, Bri. Wika pa ni Aaron. Marahang napabuntong hininga si Hans. Hindi niya alam kung saan nang galing ang inis na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Isa lang ang alam niya. Ayaw ng binata na may lalaking nagtatangkang kunin ang loob at atensyon ni Bri. Napataas kilay si Bri nang hawakan ni Aaron ang kamay niya na noon ay nakapatong sa lamesa. Bahagya siyang ngumiti at inalis ang kamay mula sa pagkakahawak nito, lalo na't ramdam niyang nakatingin ng masama si Hans. Bri, tikman mo to. Wika pa ni Aaron, sabay subo sa dalaga, gamit ang kutsara na ginamit nito. Bagamat bago pa yun umabot sa labi ng dalaga, maagap na iniharang ni Hans ang hawak nitong kutsara. Pasensya na pero, ginamit mo na yung kutsara mo. Sita niya bago sinamaan ng tingin ang dalaga na napangiti sa huli dahil sa tinuran niya. I'm sorry, hinging paumanhin naman ni Aaron. Bagamat yun naman talaga ang plano niya. You intended it. Ingos niya bago hinila palapit sa kanya ang upuan ng dalaga na nagulat sa ginawa niya. What a childish brat, ingos ni Aaron bago sinamaan ng tingin si Hans na noon ay nakahawak lang sa upuan ng dalaga. Nagmukha itong possessive boyfriend sa ginagawa nito. Samantalang, pigil naman ni Bri ang mapangiti sa inasal na yon ni Hans. Ayaw niyang umasa na pareho sila ng nararamdaman ng binata, lalo na't kapag kasama nila si Mitch, tanging ang babae lamang ang napapansin nito. Hindi mo ba alam na mag-best friend kaming dalawa at normal na sa amin ang ganitong asaran? Wika ni Aaron sa huli na tila nahuhulaan ang iniisip ng binata. Alam ko, at madalas kinukulit mo siya, diba? Sa tuwing may kausap siya sa phone, ikaw yun, diba? Tugon naman ni Hans na ayaw patalo. Isa ka bang stalker niya? Ingos niya bago hinawakan ang upuan ng dalaga at aktong hihilahin yon nang ngumisi si Hans. Subukan mong hilahin siya. Lagot ka sa akin. Banta pa niya. Kakain ba kayo o mag-aaway? O sisa niya sa dalawang lalaki na kapwa nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Bri, after nito, ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Suhestyon ni Aaron. Hindi mo na kailangang ihatid siya. Ako na ang gagawa nun. At isa pa, iisang bahay lang ang inuuwian naming dalawa. In other words, magkasama kami sa iisang bahay. Mariing tugon ni Hans sa bawat katagang binitiwan niya. Ano ngayon kung magkasama kayong dalawa sa iisang bahay? Hindi naman ibig sabihin nun pagmamay-ari mo siya. Tugon naman ni Aaron na ayaw patalo sa binata na napatiim bagang. I'm not claiming her as my partner. Katuwiran niya. Then don't act like you are kung ayaw mong masaktan siya at patuloy na umasa sa'yo. Ines na sagot ni Aaron na siyang ikinatahimik ni Hans. Tama na nga yan, ines niyang wika bago na unang tumayo. Nawalan na kasi siya ng gana pa kumain dahil sa naging takbo ng usapan ng dalawang lalaking kasama niya. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago tuluyang lumabas ng restaurant.
kung saan mabilis siyang hinabol ng dalawang lalaki. "Bri!" tawag pa ng mga ito. "What?" yamot niyang tanong sa dalawa bago hinarap ang mga ito. Sasagot na sana si Aaron nang tumunog ang cellphone nito. Saglit itong nagpaalam sa kanila na mauuna nang umalis dahil nagkaroon ng emergency ang pamilya nito. Nang maiwan silang dalawa ni Hans, noon niya lang ito hinarap. Tama si Aaron. Kung patuloy nakikilos si Hans na may pakialam sa kanya at possessive boyfriend, baka sa huli, siya din ang masasaktan dahil sa patuloy na umaasa sa binatang hindi naman siya ang itinatangi. "Huwag mo kong tignan ng ganyan," ingos ni Hans. "Ano ba ako para sa'yo?" tanong niya na siyang ikinatigil nito. "Ano bang tanong yan?" balik tanong naman ng binata. "Huwag mo sa'kin ibalik ang tanong. Makinig kang mabuti, Hans. Ano ba ako para sa'yo? Lahat ba ng pinakita at pinaramdam mo ay wala lang para sa'yo?" tanong niya sa binata. "Bri," gulat pang sambet ng binata. "Sagutin mo ang tanong ko. Ano ba ako para sa'yo? Si Mitch lang ba ang mahalaga sa buhay mo?" ang puno ng hinagpes na tanong niya. "Alam mong kaibigan lang kita at hanggang doon na lamang yun. I'm sorry, Bri, kung hindi kita kayang mahalin gaya ng nararamdaman mo. I'm sorry kung di kita kayang tignan sa kung paano mo ko tignan." Hinging paumanhin ni Hans, bagamat nalilito sa nararamdaman. "I see," napapatangong sabi niya. Pagkuway, marahang napabuntong hininga. "Then let's cut this kind of friendship. Gusto ko na rin kalimutan ka. Kaya mas mabuti pang iwasan na lang muna natin ang isa't isa. At kung sakaling magkikita tayong dalawa, magpanggap kang hindi mo ko kilala. At ganun din ang gagawin ko." Hiling niya sa binata. "Ingatan mo ang sarili mo." Bilin pa niya bago ito tinalikuran. Kasabay ng mga katagang yun ay ang pagtalikod niya kay Hans, ang pagputol sa kung anong ugnayang meron sila. Walang nagawa si Hans, kundi ang sundan na lamang ng tingin ang papalabas ng pinto na dalaga. Dala nito ang maleta. Gustuhin man niyang pigilan at magmakaawa dito, ngunit wala siyang sapat na dahilan para manatili ito sa tabi niya. Kapag nanatili si Bri sa tabi niya, mas lalo lang lalalim ang nararamdaman nito. Ngunit bakit pakaramdam niya may kapiraso sa buhay niya ang napunit, knowing na mawawala na ito sa buhay niya? Hans, paalis na si Bri. Wika ni Mitch na noon ay nakatingin sa binata. "Alam ko." Matabang niyang tugon bago tumayo at tinalikuran ito. Mabibigat ang mga paa na humakbang siya patungo sa sariling salid. Tahimik na nahiga mula sa ibabaw ng kama habang nakatingin sa kisame. Tanging ang masayang imahe ng dalaga ang nasa isip niya ng mga sandaling yun. Sa bawat pagpatak ng orasan, kada segundong lumilipas, wala siyang ibang iniisip kundi ito. Kaya naman inis na tumayo siya at lumabas ng bahay nila. Hinayaan niya ang sarili kung saan siya dalhin ng mga paa. Hanggang sa hindi niya namalayan na naroon na pala siya sa parke kung saan madalas silang mamalagi ng dalaga. Habang naglalakad sa pathway, agad niyang napansin ang dalaga na noon ay nakaupo sa bench habang nakatingin sa kawalan. Mula sa likod nito, malaya niyang pinagmamasdan si Bri. Tahimik lang siya habang nakamasid dito. Nang tumayo ito, palihim niyang sinundan ang dalaga. Minsan pa siyang napakuyom ng kamao nang makitang dumating si Aaron. Pagkuway, inaya na nito ang dalaga.
na umalis sa lugar na yun. Pero wala siyang magawa ng mga sandaling yun, kundi ang panoorin na lamang ang mga ito na magkasama. Kahit na parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang pag-aalala ni Aaron kay Bree. Gustuhin man niyang maging makasarili, ngunit hindi niya kayang hayaan na lamang na patuloy masaktan ang dalaga. Mahalaga sa buhay niya si Bree, lalo na't ng mga panahong nahihirapan at nasasaktan ito, ang nag-iisang taong naging sandalan niya. Sa paglipas ng araw at buwan, palungkot na palungkot ang buhay niya. Ang bawat araw na lumilipas ay tila naging mabagal para kay Hans. At bawat segundo ng buhay niya, hindi mawala sa isipan ng binata ang dalaga. Minsan, gusto na rin niyang pagdudahan ang sarili. Ano ba talaga ang nararamdaman niya kay Bree? Bilang kaibigan lang ba? O baka naman higit pa sa inaakala niya? Bakit ito ang palaging hinahanap ng puso niya? Gayong si Mitch ang naroon sa tabi niya. Wala ka bang balak na umalis ng bahay? Takang osisa ni Mitch sa binata. Maghapon na kasi itong nakaupo lang sa sofa. Wala akong ganang gumala. Gusto ko na lang humilata. Sagot pa niya. Hays, ewan ka sa'yo. Ingos pa niya kay Hans. Buksan mo nga yung TV. Utos pa niya. Pahitamad na tumayo siya para kunin ang remote bago binuksan yun. Saglit siyang natigilan nang marinig ang balita. It was all about Young Family. Ha, teka, bakit pumayag si Brina magpakasal kay Aaron? Takang sambit ni Mitch, pagkuway napapailing. Hindi niya mahal ang lalaking yan, diba? Usisa pa niya. Hindi ko alam, Hans. Nagbabago ang nararamdaman ng tao. Marahil ngayong mahal ka niya, pero bukas makalawa hindi na. Kaya habang nasa'yo pa, kailangan mong iparamdam sa kanya ang walang hanggang pagmamahal para hindi mo ito pagsisihan sa huli. Paliwanag ni Mitch. Guys, ibahin mo si Bree. Hindi siya kagaya ng iniisip mo. Alam ko na, hindi niya mahal ang lalaking yan. Nakasimangot niyang sagot bago ito padabog na tinalikuran. Ewan, pero bigla na lang uminit ang ulo niya sa narinig mula kay Mitch. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nitong posibleng mahal na ni Bree si Aaron. Habang abala sa paghahain ng pagkain, napansin ni Mitch ang pananahimik ni Hans. Ilang buwan na rin niyang napapansin na tila malungkot ito. Laging nakatingin sa pinto na tila ba may hinihintay na dumating. Sa pag-alis ni Bree sa bahay nila, naging malungkot ang tahanan nila. Yung sayang nakikita niya kay Hans, hindi na niya ito makita ngayon. Palagi din itong nakatingin sa phone na worry by naghihintay ng tawag o mensahe mula sa iisang tao. Anong problema ni Hans? Takang usisa ni Hiro sa dalaga na noon ay nakatayo sa tabi niya. Siguro namimiss niya lang si Bree. Alam mo naman na halos hindi na sila mapaghiwalay kapag nandito. Laging nag-aasaran o kaya naman nagbabangayan. Sagot naman ng dalaga. Hans, kakain na tayo. Aya niya sa binata. Mauna na kayo. May pupuntahan lang ako. Sagot pa niya at mabilis na tinalikuran ang mga ito bago pa man makapagsalita. Napapailing namang sinundan ng tingin ni Mitch ang binatang papalayo sa kanila. Ilang saglit lang ang lumipas, muli niyang hinarap si Hiro. Kailan natin balak sabihin kay Hans ang tungkol sa relasyon nating dalawa? Sa totoo lang, ayokong patuloy pa siyang umasa. Mas masasaktan siya kapag tumagal pa to. Tanong niya sa nobyo na nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga.
Han, alam ko naman kung gaano ka kamahal ng kapatid ko. At sa oras na nalaman niya ang tungkol sa bagay na to, natitiyak kong sasama ang loob niya. Tugon naman ni Hiro na napapaisip. Hindi nila pansin na bumalik pala si Hans. Takang nakatingin lang ito sa dalawang magkayakap. I love you, Han. Bulong ni Mitch. I love you too. Tugon naman ni Hiro bago magaang hinalikan sa labi ang dalaga. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ng mga ito nang makitang nakatayo si Hans sa tapat nila at tila di makapaniwala sa nakikita. Hans, gulat na sabay pang panambit ng dalawa. Kailan niyo pa tinatago sa akin ang bagay na to? Galit niyang tanong sa dalawa na tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makagalaw ang mga ito dahil sa labis na pagkagulat nang makita siya. Hans, magpapaliwanag ako. Wika ni Hiro at aktong lalapitan ang kapatid na napapaatras. Hindi ko kailangan ang paliwanag niyong dalawa. Malinaw na sa akin ang nakita ko. Ang hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan niyong tumagal pa to ng ganto. Galit niyang wika bago lumapit sa sofa at kinuha ang cellphone na naiwan niya. Pagkuway, walang imik na umalis. Pagkaalis ni Hans, agad niyang hinarap ang nobyo. Sinabi ko na sa'yo, dapat nung una pa lang, sinabi na natin kay Hiro ang tungkol sa relasyon natin. Pero anong ginawa mo? Ayaw mong sabihin natin sa kanya at mas piniling itago na lang. Sa ginawa natin, mas lalo siyang nasaktan. Galit niyang sermon sa binata. I'm sorry, hindi ko inaasahan na. It's all your fault. Galit niyang sigaw bago tinalikuran si Hiro. Han, saka mo na ako kausapin kapag naayos mo na ang gusto niyong magkapatid. Galit pa niyang wika bago nilayasan ang binata na mariing na pahagod sa buhok. Alam niyang mali na magalit siya kay Hiro, lalo na't kapwa sila nagkamali. Pero hindi sana mangyayari yon kung hindi nakipag-usap sa kanya ang nobyo na itago na lamang ang tungkol sa relasyon nilang dalawa. Masama ang loob na nilisan ni Hans ang bahay ni Mitch. Hindi siya makapaniwala na niloko siya ng mga ito. Masama ang loob niya sa kapatid, lalo na't ito ang nag-iisang tao na inaasahan niyang kakampi niya sa lahat ng bagay. Dito siya madalas mag-rant at dito niya rin madalas ikwento ang tungkol sa nararamdaman niya para kay Mitch. Ito ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Kaya paanong nagawa nito ang itago sa kanya ang tungkol sa totoong relasyon ng mga ito? Bakit hinayaan pa ng kapatid niya na mas lumalim ang nararamdaman niya para kay Mitch? Bakit hindi na lang sinabi ng mga ito ang lahat habang maaga pa? Bakit kailangang umabot pa sa puntong ito na kung saan siya pa mismo ang nakatuklas? Gusto niyang magwala ng mga sandaling yun, umiyak at ibuhos lahat ng sama ng loob niya. Hans, tawag ni Mitch na sinundan pala ang binata. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong sa dalaga. Gusto kitang makausap. Alam kong nasaktan ka sa ginawa namin ni Hiro at naiintindihan ko kung galit ka sa amin ngayon. Sagot ng dalaga na mababang tinig. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Malinaw na sa akin ang lahat na pinaglaruan niyo ako ng kuya ko. Ang hindi ko maintindihan kung paano niyo nagawa sa akin ang bagay na yun. Galit niyang sagot. Hans, mali ka nang iniisip sa amin ng kuya mo. Ang totoo, hindi namin magawang sabihin sa iyo ang lahat kasi ayaw namin na masaktan ka. Paliwanag ni Mitch sa binata. Still, you guys lied. Himutok niya sa babae na mariing na pailing.
Habang nakatingin kay Mitch na aktong lalapit sa kanya, kasabay naman nun ang pagtunog ng cellphone niya. Nagtataka man, tinignan pa rin niya kung sino ang caller. It was Louis, ang personal bodyguard ni Bree. Anong kailangan mo? O sisa niya mula sa kabilang linya. Ikakasal na si Miss Bree kay Aaron. Pagbibigay alam nito sa binata. Anong sabi mo? Nagtataka niyang tanong. Pagkuway, marahang napahugot ng hininga. Alam niya ang tungkol sa bagay na yun. Ngunit parang minadali ata ang kasal ng mga ito. Kailangan nating itakas si Miss Bree. Dahil kung hindi, habang buhay na siyang matatali sa lalaking, hindi naman niya mahal. Wika pa nito. Nasaan kayo? Pupunta ako. Ite-text ko na lang sa iyo ang address. Sagot pa nito bago binaba ang hawak ng cellphone. Matapos makausap si Louis, agad niyang hinarap si Mitch na noon ay nagtatakang nakatitig sa kanya. Pero sa halip na magpaalam sa dalaga, mabilis niya itong tinalikuran. Tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang dalaga, ang mailigtas ito sa planong pagpapakasal sa lalaking hindi naman ito mahal. Mariing napahawak si Bree sa ulo ng araw na magising siya. Dapat pupunta na siya sa venue kung saan idadaos ang engagement party nila ni Aaron. Ngunit hindi siya nakupunta dahil bigla na lang may tumakip sa ilong niya na isang mabahong panyo na mayroon palang pampahilo. Agad siyang napabalikwas ng bangon at tinignan ng sarili. Noon lang siya nakahinga ng maluwag, ng matiyak na walang nagbago sa ayos niya. Saglit niyang pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Napakunot-noo pa siya nang mapagtanto na naroon siya sa bahay ng personal assistant niyang binili gamit ang sarili niyang pera. Bahay na pinag-ipunan niya simulat sa pool nang makilala niya si Hans, ang lalaking naging dahilan kung bakit binili niya ang bahay na to. Ngunit walang ibang nakakaalam sa bahay na binili niya bukod kay Louis na siyang pinagkakatiwalaan niya sa lahat. Napasinghap siya nang makaamoy ng niluluto mula sa kusina. Bagamat naroon pa rin ang inis niya kay Louis, minabuti niyang tumayo at puntahan ito upang usisain sa ginawa nitong pagtakas sa kanya. "Yah, Louis!" sigaw pa niya pagdating sa kusina. Ngunit agad din siyang natigilan nang makita si Hans na naghihiwa ng onion habang nakasuot ng shades. "Hans?" gulat niyang sambit. Sa loob ng ilang buwan, iniiwasan at pinagtataguan niya ito, lalo na't hindi pa rin makalimot ang puso niya. "Gising ka na pala. Gutom ka na ba? Sandali na lang to, matatapos na rin ako sa pagluluto." Tugon pa nito bago ngumiti ng masuyo sa dalaga. Nagtatanong ang mga matang tumitig siya dito. Paano nito nalaman ang secret place niya? Ang secret dream house na isa niyang binuo, ngunit kasama ang binata sa mga pangarap niya. Nitong mga nakaraang buwan, ito ang madalas niyang tambayan. Dito niya binuhos lahat ng sakit at paghihinagpes ng puso niya. "Sinabi sa akin ni Louis ang tungkol sa lugar na to. Nung tinakas kita, sinabi niyang dito kita dalhin kasi hindi alam ng parents mo ang tungkol dito." Pag-amin ni Hans nang mahulaan ang iniisip ng dalaga. "You mean the whole story?" Usisa niya na may pagtataka na marahang tinanguhan ng binata. "Teka, anong meron at nakashade ka?" "Masakit sa mata ang paghihiwa ng sibuyas, kaya naman naisip ko magsuot nito. Ayaw ko namang umiyak habang naghihiwa." Katuwiran pa nito sabay turo ng sibuyas. Saglit siyang natigilan
nang mapansin ang pananamlay ng dalaga. Nalungkot ka ba dahil hindi natuloy ang engagement party niyo ni Aaron? O sisa niya sa seryosong tinig. Hindi dahil doon. Actually, sa pagkawala ko, iisipin ng parents ko na kinidnap ako o kaya naman tumakas ako. At kung may posibilidad na nakita ka nila na ikaw ang kumuha sa akin, palalabasin na kinidnap mo ako. I'm worried about your future. Pag-amin ni Bree sa binata. Ang totoo, nung araw na kinuha kita at itakas, yun yung araw na natuklasan ko ang tinatagong lihim ng kuya ko at ni Mitch. Nalaman ko na matagal na pala silang may relasyon. Yung araw na yon, kausap ko si Mitch para ipaliwanag sa akin ang lahat. Pero tumawag si Louie. Sinabi niya na kapag pumunta ka sa engagement party at natuloy ang ceremony, wala nang rason para makawala ka pa doon. Kaya naman mas pinili kong puntahan ka kesa sa babaeng mahal ko, na alam ko namang wala akong pag-asa. Kwento ni Hans na biglang nalungkot. I'm sorry nang dahil sa akin. Hindi mo yun kasalanan, Bree. Ginusto kong iwan si Mitch para puntahan ka, para iligtas ka sa habang buhay na pagkabilanggo. At kahit kailan, hindi ko yun pagsisisihan. Tugon niya na siyang ikinatigil ni Bree. Pero bakit? Wala ka namang nararamdaman para sa akin. Pero bakit mo ginagawa to? Bakit pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako sa buhay mo? Kahit nakasalungat yun ang nararamdaman mo, Hans. Ayokong umasa na balang araw, mamahalin mo ko. Ayoko nang umasa pa na magbabago ang damdamin mo. Dahil sa loob ng mahabang panahon, hinintay ko ang pagbabalik mo. Ang pangako mo na babalikan mo ko. Pero hindi ka dumating, na hindi mo ko hinanap. Sumbat ni Bree. Siguro nga, oras na rin para sabihin niya ang tungkol sa nakaraan nila ng binata na matagal din nitong nakalimutan. Pero nararapat lang ba na sumbatan niya ito sa bagay na hindi nito maalala? Pero tama na ang 11 years na pagtatago niya ng lihim, ang paghihintay sa muling pagbabalik nito. Anong ibig mong sabihin? Takang usisa ni Hans. Anong pangakong binigay ko sa'yo? Anong pagbabalik? Naluluhang tanong pa niya. Ang bahay na to, nabuo dahil sa mga pangarap nating dalawa. Ikaw ang batang nagligtas sa akin noon mula sa kidnappers ko. Ikaw ang tumulong sa akin para makatakas. Nang dahil sa pagbubuwis buhay mo, nawala ang alaala mo. Nakalimutan mo ko, Hans. Ang night sa kwento ko na nilikha mo nung araw na yon, ay ikaw. Ang sabi mo gagawin lahat ng knights para iligtas ang queen niya. At kahit anong mangyari, hahanapin niya ang queen para tuparin ang pangako nila sa isa't isa. Ngunit kasalungat yun nang nangyari. Dahil sa kwento nating dalawa, ang queen ang naghahanap at naghihintay sa pagbabalik ng knights niya. Pahayag niya sa binata. Natahimik lang, bagamat mababaka sa mukha ang pagkalito. Samantalang litong napapailing naman si Hans, magulo ang isip niya sa biglaang paghahayag nito ng katotohanan. Anong mga alaala ang nakalimutan niya? Totoo bang magkakilala sila ni Bree nung mga bata pa sila? Totoo bang iniligtas niya ito sa tiyak na kamatayan na siyang naging dahilan upang mawala ang mga alaala niya? Nawala nga ba o nagkaroon lang siya ng selected memory? Dahil sa sinabing yon ng dalaga, hindi na maalis sa isip niya ang mga katagang binitawan nito. Ang mga alaalang sinabi ni Bree na nakalimutan niya. Nang tumunog ang cellphone niya, agad yung sinagot ng binata kung saan ang kuya Hero niya ang nasa kabilang linya. Nasaan ka? San mo dinala si Bree? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kinidnap mo siya para makuha ang atensyon namin? Hans, alam kong nasasaktan ka dahil sa
pagtatago namin ang lihim ni Mitch. Pero sana naman matanggap mo kung sino sa ating dalawa ang mahalaga sa buhay niya at pinili niya. Galit na bungad ni Hiro mula sa kabilang linya. Mariing na pakuyob ng kamao si Hans dahil sa sinabing yon ng kapatid. Sa unang pagkakataon, nagawa nitong makipagbitaw ng hindi magandang salita sa kanya. I'm fine. At saka, huwag ka mag-alala. Hindi ko ito ginagawa para kunin ang atensyon yung dalawa ni Mitch. Wala na akong pakialam sa bagay na yon. Wika niya. Ngunit kasalungat yon ng totoong nararamdaman niya. Mahal niya si Mitch. At mula pagkabata, ito ang babaeng pinangarap niya. Ang babaeng ninanais niyang pakasalan at makasama habang buhay. Ngunit ngayong iba ang lalaking mahal nito, wala siyang magawa kundi ang igalang ang relasyon ng mga ito. Ang lumayo panandalian nang sa ganon magawa niyang makalimot. Bumalik ka na! Hindi ka pang official! Gumagawa ka na ng katarantaduhan! Asik pa nito. Muling nakaramdam ng panlulumo si Hans sa sinabi ng kapatid. Wala ba itong tiwala sa kanya? Ganun na lang ba nito kadali itapon ang pinagsamahan nila dahil sa inasal niya ng mga sandaling yon? Ganun na ba ang tingin mo sa akin? Dahil sa isang pagkakamali na nagawa ko? Dahil sa inasal ko nung nalaman ko na matagal na pala kayo may relasyon? Ngunit nagawa niyong itago sa akin ang lahat. Hans Draven! Makinig ka sa akin, kuya. Kahit kailan hindi ako magagalit sa inyo ni Mitch, lalo na't nagmamahalan kayong dalawa. Ang hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan yung lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung bakit nagsinungaling kayo sa halip na sabihin sa akin ang totoo. Ano, takot kayong masaktan ako? Hindi ba't mas masakit ang paglihiman ng mga taong lubos mong minahal? Pero hindi na yun mahalaga sa akin ngayon. Si Bri ang mahalaga sa akin. Kailangan ko siyang ilayo sa kasalang hindi naman niya gusto. Ang hindi nakatiis niyang sagot sa kapatid. Ngunit sa huli, naging malumanay na rin ang tinig niya. Umuwi ka na, Hans. Mag-uusap tayong dalawa. Humanda ka sa akin kapag nagkita tayo. Huwag mong babalik pa rin ang sitwasyon ngayon. Bumalik ka na. At itigil yung kalokohan mo. Iuwi mo si Bri ng ligtas. Galit na sermon ni Hiro mula sa kabilang linya. Sasagot na sana siya nang biglang may umagaw ng phone niya. Paglingon ni Hans, si Bri ang bumungad sa kanya. Hello, this is Brianna Yang. Makinig ka sa akin, Kuya Hiro. Hindi niya ako dinukot, kundi nagtanan kami. Babalik kami kapag okay na ang lahat. Wika pa nito, sabay patay ng phone. Samantalang, napaawang naman ang labi ni Hans sa sinabi ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa mga katagang binitiwan nito. What? Taas kilay na tanong ni Bri na tila walang nangyari. Forget about it. Napapailing niyang tugon, bagamat inilagay sa bulsa ang phone na kanina lang hawak ng dalaga. Ang totoo, inaalala ko ang magiging future mo, Hans. Dahil sa ginawa mong pagtakas sa akin, iisipin ng lahat na kinidnap mo ko. At natatakot ako sa posibleng mangyari. Hans, hindi mo palubusang kilala ang mga magulang ko, maging si Daddy. Pag-amin ni Bri na bahagyang nalungkot. Masaya ako na ginawa mo ang bagay na yon para sa akin. Napakalaking sakripisyo ang ginawa mo. Ngunit hindi ko hahayaang masira ng tuluyan ang buhay mo dahil sa akin. Wika pa niya. Gusto ko lang kung anong tama. Mas mabuti pang magpahinga ka muna nang sa ganon. Kailangan ko nang bumalik kasama ka. Kailangan kong itama ang maling iniisip nila. Ang malinis ang pangalan mo. Yun ang mahalaga sa akin. Putol niya sa sasabihin ng binata. Bri, kapag ginawa mo yun, wala ka nang kawala sa kasal niyo ni Aaron. Wika niya, na bahagyang nalungkot. Worried ka ba na pakakasalan ko siya? Pilyang tanong niya, bagamat sa kaibuturan ng puso niya,
Umaasa siya na sana nga nag-aalala ito. Huwag ka mag-alala. This time, may dahilan na ako para hindi magpakasal sa kanya. Nakangiting tugon ni Bri bago masuyong pinisel ang pisngi ng binata. Bri, tawag ni Hans sa seryosong muka. I'm sorry kung nasaktan kita few months ago. I'm sorry kung natagalan bago ko na-realize ang halaga mo. Aaminin ko, nung mga panahong iniiwasan at hindi kita makita, sobra akong nalungkot. Pakiramdam ko mababaliw ako na kakahanap sa'yo. Pinuntahan ko lahat ng posibleng puntahan mo. Ngunit bigo akong makita ka. And then, nalaman ko na lang na ikakasal ka na lang sa lalaking yun. Bri, ayokong pakasal ka sa kanya. Pag-amin niya sa dalaga na napaawang ang labi dahil sa sinabi niya. Hans, gusto kong matuwa sa narinig mula sa'yo. Ngunit ayokong umasa kung wala namang katiyakan yung nararamdaman mo para sa akin. Masyado nang masakit. Pag-amin niya. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na hindi na si Mitch ang laman ng puso ko, kundi ikaw? Hiling niya na marahang tinanguhan naman ng dalaga. Pero may isang bagay akong katanungan sa'yo. Aniya na napapaisip. Nagtatakang tumitig sa kanya si Hans na worry by curious na tinatanong niya. May tiwala ka ba sa akin? Usisa niya na siyang ikinakunot ng noo ng binata. Hindi kita maintindihan. Pag-amin ni Hans na napapailing, bagamat nagtataka sa gustong tukuyin ni Bri. Hans, alam ko na gusto mong manatili muna ako sa lugar na to. Pero kapag nagtagal tayo dito, mas lalong magiging komplikado at delikado para sa'yo. Ayokong masira ang reputasyon mo nang dahil sa akin. Gustuhin ko mang manatili dito kasama ka. Hindi pwede. Ayokong maging makasarili, knowing na wala ka namang kasalanan. Pag-amin niya sa binata. Bri, please can we go home now? Masuyo niyang tanong sa binata na marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Okay, but can we spend 2 days here? Gusto ko lang na makasama ka at maiparamdam sa'yo na seryoso ako. Hiling niya sa dalaga na marahang napatango bilang pag-ayon. Dahil sa ginawang pagtango na yon ng dalaga, masayang niyakap niya ito. Pagkuway, masayang nagpaalam na itutuloy na niya ang pagluluto. Samantalang, napapailing na sinundan na lamang ni Bri ng tingin ang binatang pumasok patungo sa kusina. Nang mawala ito sa paningin niya, minabuti ni Bri na tawagan si Louie upang alamin ang sitwasyon ng pamilya niya. Nakailang ring muna siya bago nito tuluyang sinagot. Hello Louie, bakit ang tagal mong sagutin? Takang osisa niya mula sa kabilang linya. Nay, hindi ko po kayo marinig. Sagot naman ni Louie mula sa kabilang linya. Anong nay pinagsasabi mo? Ako to si Bri. Teka, nandyan ba si Mami? Usisa niya na may pagtataka. Opo, uuwi na po ako mamaya. Sagot pa nito na malayo sa tanong ng dalaga. Pumunta ka dito. Kailangan kitang makausap. Utos pa niya bago binaba ang cellphone. Matapos ibaba ang cellphone, minabuti niyang sumunod kay Hans sa kusina na noon ay inabutan niyang naghahanda ng pagkain nila. Saglit lang to, matatapos na rin ako. Pagbibigay alam ni Hans, saglit pa siyang natigilan nang mapansin ang pananahimik ng dalaga. May problema ba? Takang usisa niya bago tinigil ang ginagawa. Tinawagan ko si Louie kanina. Mukhang nagkakagulo sila sa bahay. At sigurado ako na gagawin lahat ng parents ko para mahanap tayo. Sooner or later, makikita rin nila tayo. Hans, natatakot ako na
baka masira ang reputasyon mo nang dahil sa akin. Hindi ka pa nga official ng gobyerno. Pasaway ka na at matatanggalan na agad ng profession dahil sa akin. Pag-amin niya sa binatang natawa sa huli. It doesn't matter kung mawalan man ako ng reputasyon o kaya ng profession. It's just a piece of paper. As long as we're together, nothing is impossible for me. Kung hindi man ako pala din na makuha ang pangarap ko, marahil may ibang bagay ang nakatadhana sa akin. O marahil hindi pa naaayon ang tadhana na makamtan ko kung ano ang pinakananais ng puso ko. Nakangiting tugon niya sa dalaga bago marahang pinisel ang pisngi nito. Huwag kang malungkot dahil sa akin. Mas lalong huwag mo akong kaawaan dahil baka isipin kong mas nagbumukha akong kaawa-awa. Dugtong pa niya bago niyakap ang dalaga. Hans, nag-aalala lang naman ako sa kalagayan mo. Nag-aalala ako na baka mabaliwala ang pinaghirapan mo nang dahil sa akin. Hindi ko naman nais na maging kaawa-awa ka sa paningin mo. Pag-amin niya sa binata na bahagyang nalungkot. Huwag mo akong alalahanin. Nakahanda ako sa anumang mangyari. Sagot pa niya. Bagamat nag-aalinlangan sa sagot ni Hans, minabuti na lamang niya ang manahimik. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Nag-aalala ka pa rin ba? O sisa ng binata, pagkuway lumapit sa dalaga at inalalayan itong maupo. Makinig ka sa akin ng mabuti. Hindi ko hahayaang maikasal ka sa lalaking yun. Sa lalaking hindi mo naman mahal. Kaya naman, nakahanda kong gawin ang lahat ng makakaya ko para protektahan ka, para ipaglaban ka. Paliwanag pa niya. Marahang ngumiti si Bri, bagamat puno pa rin ng pag-aalala ang puso niya. Kilala ng dalaga ang ama. Hindi ito papayag na masira ang reputasyon ng pamilya o malagay sa kahihiyan. Kung magtatagal sila ni Hans, mas lalong manganganib ang binata. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para makabalik sila agad. Pero anong magagawa niya kung ninanais ng binata ang manatili sa lugar sa loob ng 2 araw? Nais man niyang maging makasarili at piliing manatili sa tabi ni Hans, hindi pwede, lalo na't makamandag ang galit ng kanyang ama. Aminado siyang hindi niya kayang baliwalain ang binata. Ngayon pa nakasama niya ito sa dream house niya. Ang tagal niyang pinangarap si Hans. Ang tagal niyang hinangad na mapansin nito. Ngayong abot kamay na niya, may malaking hadlang naman sa buhay niya. Naging komplikado ang buhay nila dahil sa kanyang ama. Nang dahil sa pagdating ni Aaron sa buhay nila. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, naroon lang ang binata, nakatayo sa may balkonahe, habang pinagmamasdan ang kalangitan. Abala ang isip niya sa mga alalahanin, sa posibleng mangyari, paano niya haharapin ang galit ng ama ni Bri, maging ng mga magulang niya. Marahil, kalat na ngayon sa buong mundo, ang ginawa niyang pagtakas kay Bri o posibleng isipin ng mga tao na dinukot niya ang dalaga. Mukhang ang layo ng narating ng isipan mo. Takang nilingon niya ang nagsalita kung nasaan si Louie ang namataan niya. Hindi man lang niya namalayan ang pagdating nito ni hindi nga niya alam na pupunta pala ito. Pinapapunta ako dito ni Miss Bri. Pagbibigay alam nito na siyang ikinakunot noo ng binata. Teka, bakit kanya pinapapunta? Nagtatakang usisa niya kay Louie. Hindi naman ito makasagot. Mabilis na tinungo niya ang salid ng dalaga habang tahimik na nakasunod sa kanya si Louie na napapailing. Pagkabukas niya ng pinto, tahimik na salid ni Bri ang bumungad sa kanya. Walang bakas na naroon ito. Nasaan si Bri? Muli ay tanong niya
sa marahas na tinig. Kailangan bumalik ni Miss Bree para ayusin ang pangalan mo. May nakuhang CCTV record na ikaw ang kumuha sa kanya. Pasensya ka na, hindi ko agad naayos yun. Sagot nito sa binata. Anong sinabi mo? Bumalik siya doon? Ang di makapaniwalang tanong niya. Aktong tatalikuran niya ito nang mabilis siyang hawakan ni Louie sa balikat upang awatin. Kapag pumunta ka, magiging magulo ang lahat. Hayaan mong si Bree ang umayos nito bago. Sa tingin mo, hahayaan ko siyang mag-isa na ayusin ang gusot na to? Hindi, Louie. Nang dahil sa akin naging komplikado. Pero hindi ko pinagsisisihan na itaka siya. Hayaan mo kong samahan siya sa paglutas ng problemang ito. Inis niyang sagot kay Louie bago pilit na inaalis ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Hayaan mong tapusin ni Miss Bree ang isyu na to. Wala ka bang tiwala sa kanya? Kahit pinakamahirap na pagsubok, nagagawa niyang malampasan. Ito pa kaya? Kung pupunta ka doon nang hindi nag-iisip, mas lalo lang magiging komplikado ang lahat. Wika pa nito na napapaisip. Marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang binata bago kumalma. Marahil tama si Louie. Kung idadaan niya lang ito sa init ng ulo, walang mangyayari. Mas magiging komplikado ang lahat. Hindi ba't nararapat lang na pagkatiwalaan niya ang dalaga? Ngunit nag-aalala pa rin siya kay Bree. Paano kung bigla na lang nito maisipang magpakasal kay Aaron? Ngunit hindi. Dapat na higit niyang pagkatiwalaan ang dalaga. Wala tayong magagawa ngayon, kundi ang umasa at magtiwala kay Bree. Gustuhin ko mang samahan din siya doon, ngunit hindi pwede. Ang misyon na binigay niya ay bantayan ka, at huwag hayaang gumawa ng hakbang na ikakasira ng plano niya. Paliwanag pa nito habang pinagmamasdan ang binata na tahimik lang. Pero bakit gusto niyang bantayan mo ko sa halip na samahan mo siya? Nagtatakang usisa niya. Kasi matigas ang ulo mo. Sa halip na alalahanin niya ang sarili niya, mas nag-aalala siya sa posibleng gawin mo. Para kay Miss Bree, mas mahalaga ang kaligtasan mo, higit sa ano paman. Paliwanag ni Louie sa binatang tahimik na nakatingin lang sa kanya. Hans, ang tanging magagawa na lamang natin ngayon ay magtiwala sa kanya. Muli ay wika ng lalaki bago marahang tinapik ang balikat ng binata. Louie, may tiwala ka ba sa akin? O sisa niya sa lalaking napakunot noo. Honestly, wala. Sagot nito, dahilan para mapakamot sa balikat si Hans. Teka, paanong wala kang tiwala sa akin? Ang dami na nating pinagdaanan tapos sasabihin mo na wala kang tiwala sa akin? Asar niyang wika ng matauhan. Mr. Hans, simula pa lang nung una, ayaw ko na talaga sa'yo. Wala akong tiwala sa pagmumukha mo. Pero dahil kay Miss Bree, kinailangan kitang protektahan at bantayan kahit pa nasasaktan ang alaga ko dahil sa'yo. Pag-amin nito. Pasensya na. Hinging paumanhin niya sa lalaki na marahang ngumiti. Pero may isang katanungan lang ako. Nung niligawan mo si Mitch, dahil ba yun sa utos ni Bree? Ang ilayo siya sa akin? O sisa niya na marahan itong tinanguhan bilang pag-ayon? Mula pagkabata, kasama ko nang lumaki si Miss Bree. Nasubaybayan ko ang buhay niya. Kung paano kanya pangarapin. Kung paano niya binuo ang bahay na to na punong-puno ng pangarap. At sa pangarap na yon, kasama ka. Wala ka nga sa tabi niya, pero kasama ka sa pangarap niya. Sa pagbuo ng dream house niyong dalawa. Alam mo bang, personal na pera ni Miss Bree ang ginamit dito? Hindi naman siguro kaila sa'yo na bukod sa anak siya ng billionaire, isa ring modelo si Miss Bree. Lahat ng kinita niya sa pagmumodel, inilaan niya sa pagpapagawa ng bahay nito. Nang sa ganon, sa muling pagbabalik mo, mayroon siyang maipagmamalaki sa'yo. Punong-puno siya ng pangarap at pag-asa. Na balang araw,
magagawa mo rin siyang mahalin. Kuwento pa nito bago pinagmasdan ang tubig mula sa pool. Takang sinundan niya ng tingin ang pool na noon ay pinagmamasdan ni Louie. Ganun na lamang ang pagkamangha niya. Nang sa isang iglap, bigla na lang lumitaw ang isang high-tech na pathway patungo sa may garden ng poolside. "Wow, that's amazing," mangha niyang sabi. Sa mga pelikula lang kasi siya nakakakita ng high-tech na kagamitan. "Isa yan sa request ni Miss Bree, dahil ito ang pangarap mo. Nung araw na yon, ikaw ang kasama ni Miss Bree nang makidnap siya. Ikaw ang batang nagligtas sa kanya. Pero matapos mo siyang iligtas, hindi mo na siya maalala. Kaya kailangan naming itago sa kanya na hindi ka namin natagpuan. Pero hindi siya tumigil sa paghahanap sa'yo hanggang sa makita kanyang muli, na noon ay palabas ng hospital." Pahayag ni Louie. "Hindi ko maintindihan, lalo na't hindi ko matandaan si Bree, maging ang sinasabi mong magkasama kaming nakidnap." Pag-amin niya na naguguluhan. "Dating detective ang iyong ama. Siya ang pinakamahusay na detective na kilala ng lahat. Pero matapos ang nangyari sa'yo, bigla na lang siyang nag-resign sa trabaho niya." Paliwanag ni Louie sa binata na marahang napatango. Tama si Louie. Dating detective ang kanilang ama. Pero nag-resign sa hindi niya malamang dahilan. May kinalaman ba ang pag-resign nito sa nangyari sa kanya? O baka naman may isang bagay pa siyang hindi nalalaman? Matamang nakatitig lang si Mitch sa nobyo na noon ay hindi mapakali habang nakatingin sa bintana. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. "Huwag kang mag-alala, natitiyak kong babalik sila agad, lalo na si Bree. Alam kong hindi niya hahayaan na may masamang mangyari kay Hans dahil sa mga magulang niya." Mahinahong wika niya sa nobyo. "Hindi mo naiintindihan. Minsan nang nalagay sa panganib si Hans nang dahil kay Bree. Sana hindi na lang namin hinayaan na magkalapit silang muli." Yamot na tugon ni Hiro. "Anong ibig mong sabihin?" Takang usisa niya sa nobyo. "Bata pa lang sila, nagkakilala na. Si Bree ang batang iniligtas ni Hans noon mula sa mga kidnapper. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng selected memory loss ang kapatid ko." Paglalahad niya sa dalaga na marahang napatango. "Kaya nag-aalala ka na baka maulit ang nangyari?" "Hiro, malaki na si Hans. Binata na siya. Hindi niyo na siya madidiktahan pa. Balang araw, malalaman niyo ang tungkol sa bagay na to." Wika niya sa binata. "Alam ko pero nag-aalala pa rin ako. Paano kung sa..." Saglit na nabitin ang sasabihin niya nang mapatingin sa screen ng TV kung saan ang nilalaman ng balita ay tungkol sa pagbabalik ni Bree. "Nakabalik na siya? Kung ganun, nasa ng kapatid ko?" Takang usisa niya na nakatuon lamang ang buong atensyon sa TV. "Marahil kasama niya si Louie. Kung mapapansin mo, madalas nasa paligid lang si Louie at nakabantay kay Bree. Pero ngayon, mukhang wala siya sa area." Paliwanag ni Mitch. "Kailangan nating umalis at imbestigahan ang nangyari sa pagkawala niya." Aya pa niya, bagamat ang totoo niyang layunin ay ang alamin ang tungkol sa kalagayan ni Hans. Bagamat nag-aalinlangan, walang nagawa si Hiro, kundi ang sumunod sa nobya na tila nagmamadali. Hindi naman halatang excited itong makita si Bree. Mukhang makikipag-chismisan lang ito sa dalaga. Pagdating nila sa mansyon ng mga Yang, agad silang sinalubong ng maid na noon ay nakakakilala sa kanila. "Gusto namin makita si Miss Bree," pag-amin niya sa maid. "Pasensya na po, ma'am, sir. Hindi niyo po makakausap ngayon. Ang Yang Miss, mahigpit po na ibinili ng senior na huwag hayaang makalabas ng kwarto si Miss Bree." Paglalahad pa nito.
Ganun po ba? Babalik na lang po kami. Tugon ni Mitch bago nagpaalam dito. Tahimik na nilisan nila ang mansyon ng mga Yang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ayaw palabasin si Bri ng mga magulang niya? Ni hindi man lang. Matapos ang ginawa ni Bri na pagtakas, marahil grounded siya ngayon. Kaya hindi madali ang ginawa niya. Dahil doon, nalagay sa kahihiyan ang pamilya niya. Tapos nakita pa sa CCTV na si Hans ang kumuha sa kanya. Kaya hindi talaga tayo pagkakatiwalaan ng mga Yang na makausap pa si Bri. Saad ni Mitch na napapaisip. Kung ganun, wala din silang pag-asang malaman kung nasaan si Hans. Marahil, itinago ito ni Bri para hindi masaktan ng ama nito. Habang nagmumukmok sa sariling salid, bigla na lang niyang naramdaman ang pagbukas ng pinto na kung saan pumasok ang kanyang ina. May dala itong pagkain. Bri anak, kumain ka na muna at magpahinga. Wika pa nito sa mababang tinig. Mommy, ayaw niyo pa rin po ba kay Hans para sa akin? Ang di nakatiis niyang tanong sa ina na marahang nagpakawala ng hangin mula sa dibdib. Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko ang bagay na yan. Utang namin kay Hans ang buhay mo. Nang dahil sa kanya, ligtas kang nakauwi sa buhay namin. Nung mga bata kayo, wika nito na napapaisip. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko si Hans kesa kay Aaron. Sagot nito sa dalaga na tila nabuhayan sa sinabi niya. Talaga po, Mami? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ina na marahang napatango. Pero ayaw ni Daddy kay Hans. Malungkot niyang dugtong nang maalala ang ama. Alam ko anak, pero umaasa ko na balang araw magawa ding tanggapin ng Daddy mo si Hans. Hindi naman ba to ang puso ng Daddy mo? Paliwanag pa nito sa dalaga. Sige na, kumain ka na para may lakas ka. At saka kung mahal ka ni Hans, siya mismo ang gagawa ng paraan para ipaglaban ka sa Daddy mo. Sa ngayon, hayaan mong ang dalawang lalaki ang umayos nito. Payo pa nito sa dalaga na marahang napatango. Ilang sandali lang, nagpaalam na ang kanyang ina at may mahalagang lakad pa raw ito. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon para tawagan si Louie upang alamin ang kalagayan ni Hans. Nakaisang ring pa lang siya nang agad nitong sagutin ang tawag. Miss Bri, napatawag ka. Bungad pa ni Louie mula sa kabilang linya. Yeah, gusto kong malaman kung okay pa ba kayo ni Hans? Sagot niya na bahagyang natawa. Marahil nagsusungit na naman ang binata kay Louie. Mapangasar din kasi ang lalaki. Yun na nga po, Miss Bri. Hindi ko napigilan si Hans. Umalis siya. Pagbibigay alam pa nito. Anong umalis? Takang usisa niya. Ang sabi niya, mas gugustuhin pa daw niyang harapin ang galit ng iyong ama kesa ang magtago at hayaan kayong umayos ng lahat. Sagot pa nito. Hindi sila pwedeng magharap ni Daddy. Alam mong mainit ang ulo niya. Baka masaktan lang siya. Ang gimbal niyang sambit. Susundan ko po siya. Huwag po kayo mag-alala. Sa ngayon, ibababa ko na muna ang tawag. Sasagot pa sana si Bri nang biglang maputol ang linya. Napapailing na binaba niya ang hawak na phone at basta na lang yon inilapag sa ibabaw ng kama. Gustuhin man niyang pumunta ng kumpanya upang alamin kung naroon si Hans. Napaka-imposible ng gusto niya, lalo na't grounded siya ngayon. Ang tanging magagawa na lamang niya ay umasa na sana hindi magawang saktan ng kanyang ama si Hans. Ayaw niyang masaktan ang lalaking pinakamamahal ng dahil sa kanya. Mula sa pribadong silid ng kumpanya na kung saan tanging chairman lamang ang exclusive na pumasok at ilang mga bantay nito,
kapansin-pansin ang isang lalaki na pilit na tumatayo matapos itong mabugbog. Umalis ka na. Hindi ko hahayaang madungisan mo ang pangalan ng pamilya ko. Galit na utos ng chairman sa lalaki na kahit nang hihina, pilit pa rin tumatayo. Sir, alam kong galit kayo sa akin dahil sa ginawa kong pagtakas kay Bree. At alam ko na wala kayong tiwala sa gaya ko. Ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang tiwala niyo. Mahal ko po ang anak niyo. Gagawin ko ang lahat para pagkatiwalaan niyo ako sa kanya. Wika pa niya sa lalaki na napatiim bagang dahil sa sinabi niya. Umalis ka na bago pa ako tuluyang masiraan ng bait at baka ano pang magawa ko sa iyo. Asik niya sa lalaki. Hayes, baka kailangan niya uli masaktan. Singit ni Aaron na naroon din. Ngumisi pa ito nang makita ang kalagayan ni Hans. Kulang pa ba ang sakit ng katawan mo? Ngisi nito at aktong susuntukin ang binata nang muling magsalita ang chairman. Subukan mong ituloy yan at ikaw ang mananagot sa akin. Galit na wika ng chairman kay Aaron. Pero tito, malaki ang atraso sa akin ng lalaking to. Takang wika ni Aaron. Sa pamilya ko siya may atraso at hindi sa'yo. Marahas na tugon nito sa lalaki na natigilan. Inis namang binitawan siya ni Aaron bago masama ang tingin na ipinukol sa kanya. Di pa tayo tapos. Sa susunod na magkikita tayong dalawa, titiyakin kong hindi ka na aabuti ng bukas. Marahas na wika ni Aaron sa binata na natigilan sa sinabi niya. Parang eko na patuloy na umiikel sa isip ni Hans ang sinabi ni Aaron. Bakit pakiramdam niya familiar sa kanya ang mga katagang yon? Minsan pang naningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang papalabas na lalaki. Ngayon niya lang naalala ang familiar ang mukha nito sa kanya. Sige na Hans, umalis ka na. Utos pa ng chairman sa binata. Pero sir, saka na lang mang tayo mag-usap. At saka hindi porket hindi ako pumayag na saktan ka ni Aaron ay tanggap na kita. Ayaw ko lang na mas lalong mamuhi sa akin ang anak ko. Wika nito sa binata na sa huli marahang napabuga ng hangin. Gustuhin man niyang makausap pa ito ngunit wala siyang nagawa kundi ang igalang ang pasya ng chairman. Marahil nga may ibang pagkakataon para makausap niya ito ng maayos. Habang naglalakad patungo sa sakayan, saglit na napahinto si Hans nang tumunog ang cellphone niya. Si Bree ang tumatawag sa kanya. Marahil alam na nito na umalis siya. Nasaan ka? Agad na tanong nito sa kanya pagkasagot niya ng phone. Napangiti siya nang marinig ang pag-aalala nito. May kailangan lang akong puntahan. Nakangiting sagot niya sa dalaga mula sa kabilang linya. Hans, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang umalis ng bahay. Paano kung sinaktan ka ni Dad? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Naiiyak na wika ni Bree. Huwag ka mag-alala. Maayos naman ako. Pauwi na ako ng apartment. Tumawag sa akin si Kuya kanina. Gusto niya akong sunduin. Sabi ko, doon na lamang kami magkita. Pagbibigay alam pa niya sa dalaga. Sinaktan ka ba ni Daddy? Nag-aalala niyang tanong sa binata. Hindi naman. Pagsisinungaling niya. Saglit siyang natigilan nang makita si Aaron na noon ay papalapit sa kanya. Kaya naman, minabuti niyang magpaalam muna sa dalaga. Pagkababa niya ng cellphone, hinayaan niyang makalapit sa kanya ang binata na noon ay may hawak na paper bag. Anong kailangan mo? Takang usisa niya sa lalaki. Pero sa halip na sagutin ang tanong niya, bigla na lang nitong inabot sa kanya ang hawak na paper bag na ikinakunot ng noon niya. Gamutin mo yung sugat mo. Utos pa nito na siyang ipinagtaka ni Hans. Ang totoo,
naiinis ako sa'yo dahil ikaw ang pinili ni Bri. Pero wala akong magagawa. Simula pa lang noon, ikaw ang minahal niya. Gustuhin ko mang hadlangan ang relasyon niyong dalawa. Hindi pwede. Nagmamahalan kayo. Ayokong masira ang pagiging magkaibigan namin dahil lang sa kagustuhan ng mga magulang namin. Pag-amin ni Aaron. Pero bakit binantaan mo ko kanina? Nagtataka pa rin usisa niya. Ay, tama nga si Bri. Napaka-slow mo. Di ko alam kung anong nagustuhan niya sa'yo. Napapailing, naingos nito. Sinusubukan ko lang si Tito kanina. Sa tingin mo ba, sasaktan talaga kita kanina? Nagkakamali ka. Wala akong balak na gawin yon. At isa pa, may gusto akong makita. Kahit sinasabi niya na ayaw niya sa'yo, naroon pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. Siguro hindi niya lang matanggap na ikaw ang pinili at minahal ng nag-iisang anak niya. Ingatan mo si Bri, kapag umiyak siya, humanda ka sa akin. Wika pa niya, bago marahang tinapik ang balikat ng binata. Pagkuway, nauna na itong naglakad palayo sa kanya. Dahil sa sinabing iyon ni Aaron, hindi niya maiwasang mapangiti at magkaroon ng pag-asa na magagawa siyang tanggapin ng ama ng dalaga. Samantalang pagpasok ni Mitch, nagulat pa siya nang madatnan ang magkapatid. Ang galak na naramdaman niya nang makita si Hans ay napalitad ng pagkabahala. Hero, anong ginawa mo kay Hans? Bakit siya may pasa? Sinaktan mo ba siya? Inis niyang singhal sa nobyo bago nagmamadaling lumapit dito at pinaghahampas ito ng hawak niyang shoulder bag. Natigil lang siya sa paghahampas nang marinig ang tawa ni Hans. What? Takang usisa pa ng binata nang matigilan sa landalawa ni Hero. Hindi ka nagalit sa amin? Takang usisa niya sa binata na marahang napatango. Hindi naman ako nagalit nung una. Siguro nagtatampo. Pero sino ba ako para hadlangan ang kasiyahan yung dalawa? At isa pa, nang dahil sa ginawa niyo, hindi ko marirealize kung sino ba talaga ang mahal ko. Pag-amin niya sa mga ito. Alam ko naman na mahal mo si Bri nung una pa lang. Kaya lang, masyado kang dinaya ng paniniwala mo na ako ang mahal mo. Pero salamat dahil finally, malaya na kaming dalawa ng kuya mo na ipakita kung ano ang meron kaming dalawa na hindi kailangan mag-alala na baka may masaktan kami. Saad ni Mitch bago ngumiti ng matamis sa binata. Pasensya ka na rin sa nasabi ko nung una. Alam ko nagkamali ako bilang kapatid mo. Hinasgahan kita agad nang hindi man lang inaalam ang side mo. Hinging paumanhin ni Hero. Ano ka ba kuya? Normal lang yon. Alam ko naman na hindi ka magagalit sa akin kapag kaharap mo na ako. Nakangiting wika niya sa kapatid na natawa sa huli. At dahil ayos na kayong magkapatid, magluluto ako. Namiss ko kasi kumain ng magkakasama tayo. Presinta niya bago masayang tinalikuran ang magkapatid na nag-uusap pa rin. Pagdating niya sa kusina, agad niyang tinawagan si Bri upang ipaalam na nakauwi na ang binata. Inaya pa niyang pumunta ito para sabay-sabay na silang kumain. Matapos makausap ang dalaga, naghanda na siya ng makakain nila. Bagamat hindi sigurado si Bri na pupunta, dinagdagan pa rin niya ang niluto. Malungkot na nakatingin si Bri sa phone matapos makausap si Mitch. Nalaman niyang nakabalik na ito. Gustuhin man niyang paunlakan ang paanyaya ng babae, ngunit hindi siya pwedeng umalis sapagkat kailangan niyang sundin ang utos ng ama. Habang nakatingin sa bedside table kung saan nakapatong ang cellphone niya, bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Aaron. Hi, bati pa nito bago tuluyang pumasok sa loob. Nakita ko kanina si Hans sa office ni Tito and he got some bruises. Pag-amin nito na siyang ikinakunot noon niya. Anong nangyari?
nag-aalala niyang tanong sa binata. Maybe umiral ang galit ni Tito, but don't worry, he's fine. Pagbibigay alam pa nito. Oh come on, huwag mo akong tignan ng ganyan. Napapailing na wika ni Aaron nang titigan siya ng kaibigan. I'll assure you na he's fine. He's perfectly fine. Hindi naman siya mamamatay ng bruises lang. Hindi ko maintindihan si Daddy kung bakit kailangan umabot sa ganito. Na kailangan niyang saktan ang lalaking mahal ko para lang sundin ko siya. Aaron, I can't marry you knowing na hindi kita kayang mahalin nang higit sa pagkakaibigan natin. At isa pa, ngayon pa kung kailan nagkaroon ng katuparan na mahalin at mapansin ako ng lalaking matagal ko nang tinatangi. Napapailing niyang wika na puno ng disappointment. Mali ko nang inaakala. Sa tingin ko, hindi naman sa ayaw ni Tito kay Hans. Marahil, nasasaktan siya sa nangyari noong una. Pero ang sabihin mong galit siya kay Hans, mali ang iniisip mo. Isa siyang ama, kaya natural lang na mag-alala siya. At isa pa, mukhang gusto niyang subukin ang pasensya ng lalaking mahal mo. Ang totoo, sinubukan ko rin kanina na alamin kung ano ang totoong pakay ni Tito. Alam mo kung ano ang nakuha kong reaksyon niya? Nakangiting tanong ni Aaron. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang usisa sa kaibigan. Ngumiti ito. Pagkuway, marahang lumapit sa kanya at pinitik ang tungki ng ilong ng dalaga. Pagkuway ngumiti. Aaron! Inis niyang sambit na siyang ikinatawa nito. He don't dare anyone to touch Hans except himself. Sagot nito. Sa kabila ng inis niya, nag-aalala pa rin siya sa lalaking mahal mo at sa nararamdaman mo. Gusto kong maingat but I'm better as your friend than lover. Wika pa nito nang nakangiti. Kung ganoon, pumapayag ka nang hindi pa kasal sa akin? Ang di makapaniwalang tanong niya sa kaibigan na marahang tumango bilang pag-ayon. Promise? Paniniyak niya. Pagkuway, napatili nang muling tumango si Aaron. Dahil sa labis na kasiyahan, napayakap siya kay Aaron bilang pasasalamat. Ang buong akala niya, magiging problema pa niya ang kaibigan. Buti na lang, hindi ito kagaya ng kanyang ama. At dahil sa labis na kasiyahan, hindi niya napansin na pumasok pala ang mga magulang niya. Tikhim pa ng chairman. Dahilan upang napapahiyang naghiwalay sila. Daddy, mommy, sambit niya. Nakapag-usap na kami ng daddy mo pagdating niya dito kanina at nalaman ko ang ginawa mo. Pagbibigay alam ng ginang bago sinamaan ng tingin ang chairman na napayuko ng ulo. Han, sinabi ko naman sa'yo, diba? Gusto ko lang kilatisin ang lalaking yon. Wala akong ibang intensyon. Paliwanag pa nito sa ginang. Pero sinaktan mo pa rin siya. Nagka-bruise ang bata dahil sa'yo. Tapos sasabihin mong wala kang ibang intensyon? Ang paninermon pa ng ginang sa asawa. Takang nagkatinginan sila ni Aaron. Pagkuway, kapwa napapatango sa isa't isa. Walang imek na kapwa nila nilisan ang kwarto. So, saan tayo pupunta? Nagugutom na ako. Reklamo pa nito pagkalabas nila ng kwarto. May alam akong magaling magluto. Pero sagot mo ako kay Daddy kasi alam mo naman na grounded ako. Saan? Takang usisa naman ni Aaron. Kila Mitch. Tugon niya bago nauna nang naglakad patungo sa garahe. Ang totoo, excited na siyang makita si Hans. Ilang minuto din ang ginugol nila bago narating ang apartment ni Mitch. Hans, gulit niyang sambit nang maabutan ito sa kusina, lalo na't hindi nakatakas sa paningin niya ang galo sa mukha nito. I'm sorry. Hinging paumanhin ng dalaga. Sa halip na sagutin ang sinabi ng dalaga,
Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Hans sa kanya. "I'm sorry kung hindi kita sinunod." Bulong pa niya habang yakap-yakap ang dalaga na humilig naman sa balikat niya. Sa mga bisig ni Hans, pakiramdam niya, ligtas siya at payapa ang lahat. Marahan siyang pumikit upang damhin ang bawat segundo na nasa bisig siya ng lalaking pinakamamahal niya upang damhin ang pag-ibig nito. 3 taon ang nakalipas, nakangiting kumaway si Han sa nobya na noon ay nakaupo sa damuhan ng parke habang nasa tabi nito ang mga kaibigan nila. Masayang lumapit siya dito. Pagguway, masuyong hinalikan ito sa pisngi. "Alam kong mahal niyo ang isa't isa, pero alalahanin niyo, may single dito." Pabirong wika ni Aaron na sinabayan naman ng tawa ni Louie. Sa halip na pansinin, ang pang-aasar ng kaibigan ay mas lalo pa niyang inasar ito. Mahigpit na yumakap siya kay Hans at hinalik-halikan ito sa pisngi. Sa loob ng 3 taon, nagawa ring tanggapin ng ama niya ang relasyon nilang dalawa ng binata. At sa loob din ng 3 taon na yon, mas lalong sinubok ng kapalaran ang relasyon nilang dalawa ni Hans. Mas naging matatag ito, lalo na't mayroon silang mga kaibigan na palaging nakasuporta sa pagmamahalan nilang dalawa. Natagalan man bago na-realize ni Hans ang tunay nitong damdamin para sa kanya, bagamat bumabawi naman ito, araw-araw pinaparamdam sa kanya ng nobyo na siya lang ang nag-iisang babae sa buhay nito. "I love you to the moon and back," bulong ni Hans bago siya muling hinalikan sa pisngi. Pagkuway, masuyong niyakap. Kahit araw-araw pa niyang naririnig iyon sa binata, hinding-hindi siya magsasawa na marinig iyon mula dito.